Amoy pa lang guys, ulam na. Bali, mas matakaw to sa kanin. Tapos na yung okoy natin. Nahirapan lang ako nito kasi hirap magtanggal ng hasang. Bawal yan! Bawal yan! Hello guys! Welcome ulit sa aming channel. Today's episode, ako ngayon ang magluluto. Sunday, it's family day. Galing ako ng palengke. Nagbili ako ng 500 pesos. At ang nabili ko ay worth 1 kilo na tahong. 200 ang kilo nito. Naghanap ako ng tuna na makilaw. Mayroon siya, kaya lang 400 ang kilo. So, another option ito. Sa Bisaya nito ay bangsi o katiuyat ang tawag nito. Masarap rin siyang kilawin. Prito. Kahit anong luto nito. Masarap siya. Prito, paksiw, daing. So, kalimitan mga Bisaya lang kumakain nito. Mga Tagalog, di masyadong kilala itong isda na to. So, yan ang nabili natin. Ito, worth 100 to guys. Gawa ng 200 ang kilo nito. So, di ko lang alam sa Visayas kung magkano ang kilo nito. Tsaka, nakabili rin ako ng ito. Tawagin dito sa Manila dulong. Sa Bisaya, ang ano nito, duling. Tapos, hindi ko alam paano lutuin to. Sabi na torta daw, o ano ba, torta daw masarap nito. So, subukan natin tortahin to. Dahil ako ngayon ang in-charge sa pagluluto, ako ang magluluto sa Team Rajma. Every Sunday, ako ang in-charge. So, ito ang pansit. Hindi gawin natin pansit to. Pwede natin gawin pansit to eh. So ito, gagawin natin tortang dulong. Ang mahirap lang ito guys, yung pagtanggal ng hasang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito lang ang matrabaho nito. Matanggal ang hasang mo? Oo, tatanggalin ang hasang nito para masarap. Tapos, pwede rin i-boneless natin to. So, ito, isa sa menu natin ngayon. Isa kabili din ako, guys, ng ito. Lato ang tawag sa, hindi ko alam kung ito ba yung lato. Basta, ito, kinakain namin ito. Nilalagyan lang ito ng suka. Kamatis, sibuyas. Parang kinikilaw lang din. Hindi ko alam kung ito ba yung lato. Yung isa, yung parang sanga-sanga. Si grips yata ang tawag nito, yung isa ay si sitaw, ano ba ang tawag? Tapos, ito yung panglagay natin para sa kinilaw. Ito, worth 500 siya guys, saktong 500 kasama niya yung mga panakot. Ah, panakot yung lamas. Panakot sa Bisaya. So, yung tahong kasi, malalaki siya, yun o. Medyo kunti lang. So, ang habol ko lang dito, sabaw. Baka higop na lang sabaw kasi hindi na kami nabili ng karne. Saan tayo magluto? Hangunahin natin yung kinilaw kasi. Press ko pa siya, o. Press ko pa, yan. Red na red pa yung hasang niya. Ayan. Pagka hindi na red, huwag yung kilawin kasi bilasahan na yung isda, hindi na masarap. So, sa bandang Bisaya guys, ito kalimitan yung isda na malimot makita sa mga padinglo bayin. Bangsi ang tawag dito, flying fish.
sa probinsya guys, sa Binasawa. Kinalakihan namin itong isda na to. Baga hinihingi lang to sa pag may dumaong na galing ng huli nito, hinihingi lang namin to. May namimigay yung mga nanguhuli nito nung araw. Yung dati, ito yung source of income doon sa Limasawa. Maraming nanguhuli ng ganitong isda doon. Maraming klase ito. So, hiwain na natin guys. Bira lang ang mga tempo ng ganitong isda sa Talindi guys. Gawa ng dito sa Laguna. Hindi masyadong kilala itong ganitong isda. Meron mga Tagalog, hindi masyadong kumakain ng ganito. Tapos natin mahiwa guys. Bandian natin ng isang beses sa tubig. So after na mahugasan to guys, malinis na siya. Bibigyan natin siya ng suka para tanggal yung lansa niya. Yung iba, hindi na nila pinipigyan. Pero ako, mas prepared ko na bibigyan siya ng suka. Ang araw, sinasaw-saw na lang namin ito sa dagat. Diretso ng ilaw. Tapos ilaw. Pata natin, lalagyan ng mga lamas. Ganda ang sibuyas na dahon. Pipino. Matis. Luya. Kalamansi. Rasili. Saka natin haluin. Shout out nga pala dyan sa ano, South Korea, mga tropa pits natin dyan. Ingat kayo lagi dyan. Kay Uncle Roel Bagsarsa o Richard Bagsarsa. Amping kanunay. Ang amping. Amping, ingat lagi. Tama ako sa laman mo ron. Bawal na lang pag-uwi. Mga kababayan natin dyan. Amoy pa lang guys. Ulam na. Bali, mas matapaw to sa kanin. Ganitong ulam. Pero safe naman siya, wala siyang masyadong taba. Wala talagang taba. Protein lang ito. Kasama ito sa mga appetizer na pagkain. Kailangan mahalo guys na may ligawa ng para yung timpla niya ma-distribute doon sa mga isda, mga hiwa. Bigyan tayo ng suka.
saka chili powder. Konti lang. Kasi mahilig ako sa manghang, guys. So, kung mayroon kayong idea dyan, tip, comment mo nga dyan sa baba. Paano nyo pilawin ng flying fish. So, tignan natin, guys, yung lasa nito. Kung tama na sa alat. Tapos, ilalagay mo natin sa ref para medyo malamig siya. So, ilagay mo na rin sa red, mga 1 hour para conserve na yan. So, ito yung finished product natin. Kinilaw at flying fish. Yay! Guys, kain muna tayo. Ito yung niloboto ko ngayong ulam. Ito yung kinilaw na flying fish. Yung lato. Yung okoy. Okoy. Ito yung tirang ginisang bagoong. Ngayon, wala na ng bagoong yan. Tapos, ito yung kanin namin dalawa ni Mrs. Red Rice. Saka si Mrs. Saka itong Fox. And then guys, so yan lang muna ngayon guys. Maraming salamat sa panonood sa maliit namin na channel. Abangan nyo ang mga susunod namin na video. Bye bye.